Ito na po ang kare-kare na may kasamang bagong alamang. Ginawa ko po mismo yan at isinama ko na dito sa video na to sa huli ng pagluto ko. Panoorin niyo na lang po. Hey everyone! Kamusta po? Welcome back to my YouTube channel. At ako po ang inyong kusinera ngayon, ang Lutong Bahay Vlog. At ngayon po ang ating pinuluto ay ang isang kare-kare special. So, ano pa ang inaantay natin? Magluto na po tayo. Ito po ang ating mga sangkap sa paggamit sa pagluto ng kare-kare. Ito po ay sitaw. Puso po ito ng saging. Ayan, nagayat ko na yan. Lechay, talong, bawang, sibuyas, ito po yung aswete, at ito yung mga kailangan natin. Itong giniling na bigas na malagkit, aswete, ito yung peanut butter, ito yung sa palengke, sobrang dami nito pero babawasan ko ito. Ito yung sa palengking giniling. Tapos yung baka, nalaga na yan yung laman. Ito siya. Nalaga ko rin to ng mga 2 hours, matagal bago lumambot. At ito naman po yung tuwalya ng baka. Ayan po siya. Malambot na yan. So, mag-umpisa na tayo magluto. So, ayan. Kulo na yung pinakulo na ng tubig. Kasi ang gagawin muna natin, ito muna mga gulay. Anuhin muna natin siya. Ilublob muna natin siya sa mainit na tubig. Kasi pag doon natin ito, ihalo mamaya doon sa sauce ng kare-kare sa wood peanut, maano po siya ma-overcook. Tsaka masunog kasi matagal itong maluto eh. Iwanan muna natin siya ng 1 minute. Tatanggalin natin na natin ito. Ang gulay. Ito na siya. Susunod natin yung sitaw. Sitaw naman. One minute lang. Basta nakakulo siya. Masyado talagang ano to. Maraming ginagawa kapag kare-kare. Mahabang procedure. Talong naman. Galing ulit. Ayan yung talong. Ito ang pinakamatagal para lumamaluto siya. Para masarap. Abutin to ng mga 6 minutes. Kung hilaw at hilaw pa rin, gagawin kong 10 minutes. Tingin ko 8 minutes, sapat na yan. Ayan, luto na yung puso na saging. Ito kasi yung pinakamatagal na maluto. Masyado matrabaho.
Ito yung aswerte. Lalagyan natin to ng ano, mainit na tubig. Ito naman yung malagkit na bigas. Lalagyan to ng tubig. Pang ano to, malapot. Pagpalapot. Pag kulang naman sa labot, pwede nyo naman siyang dagdagan. Ito naman po yung peanut butter. Ayaw ko kasi siyang ihalo doon sa ano, nung pagisa. Kaya ang ginagawa ko sa pinaglagaan ko ng baka, yung sabaw noon, doon ko imimix yung peanut butter tsaka yung giniling para mas ano, madali na lang siya. Ayan po yung pinaglagaan kanina, na yung sabaw niya mismo. Yan, diyan ko imimix yung ano, peanut butter. Para maluto na rin. Bago ko siya ihalo sa ginisa. Ayan, kumulo na siya. Diyan natin tutunawin yung ano, butter na. Lalagyan natin to. Alam nyo, pag maraming peanut butter, mas masarap yung ano, kare-kare. Kasi ito yung nagpapasarap. Kung konti lang din naman ang ilalagay mo nito, hindi rin siya masarap. Kaya dapat magsasakto lang siya. Hindi malabnaw at hindi rin siya sobrang malapot. Kasi ganyan kasi yung ano, gusto ko kare-kare na sabaw. Dito ko siya tunawin. Kasi kung ihahalo ko yan mamaya sa karne, mahirapan na ito. Kulang pa siya. Pwede lang. Kasi mamaya, lalapot na to kasi merong ano na bigas, malagkit. So, okay na yung kanyang kulay. Matay lang din natin na maluto yung ano. Dapat ganyan. Lalapot yan mamaya. Ngayon, pagkulang mo sa lapot, dagdagan nyo naman. Ayan o. Mas maluto yung mani. Kasi yung iba hinahalo eh. Pero depende naman siya kung anong gusto niyo. Kung gusto niyo siyang ihalo doon sa pag-isa, pero mahirapan kayo mag-mix. Baka hindi mahalo mabuti yung mani. Ayan, luto na yung mani. So, pwede na tayo mag-isa. Gigisa na tayo. Matagal talaga matapos dito. Ang mahal na, matagal pang matapos. Masyado matrabaho. Thank you.
tuwalya ng baka, napalambot na to. Mga umabot din to ng mga 5 hours bago lumambot kasi hindi pressure cooker ang ginamit. Ito, pag iniwalay mo siya, huwag niyo siyang isama dito sa ano, sa sanit na ano, laman. Kasi may medyo may ano to eh, medyo may amoy. Pero naibabad ko na yan sa suka bago siya inagat. Garang kasi yung para matanggal ako na yung amoy. Pero sobrang sarap ko niya. Lagyan na natin itong laman. Isarap natin. Ito yung pinaka-paborito kong ulam. Ito ang ulam na, nakadami ako ng kanin. Kaya ako tumatabi, hindi ko magluto. Panihin natin yan. Ng mga 1 minute. Malasa na talaga siya. Mukhang siya masarap. Lagyan natin ito ng konting. Ito yung ano, sabaw na pinaglagaan. Ayan. Ganyan po yan. Lagyan natin siya ng aswerte para kumuha. Ayun, pag kulang, dagdagan niyo na lang. Lagyan natin siya ng pampalapot. Ay, mali. Ito yung giniling na bigas na malagkit. Palapot. Balikan muna natin. 1 minute. Lalagyan natin ng puting magic syrup. Ayan. Sa bago nga pala na niloto ko kanina, lalagyan natin siya ng konti kasi ito po yung magpapalasa sa kanya. Ayan. May na meron siyang mix na konti. Masarap po yan, promise. Okay, lagyan na natin yung peanut butter.
na lang natin siya kumulo ng mga 3 minutes. Unahin muna natin ilagay itong ano para sipsipin niya yung lasa ng kare-kare. Puso ng saging. Tapos kung lagyan mo ito to, okay? Balikan na lang natin yan ng 2 minutes. Lalagyan na natin itong mga gulay. Dami kong magluto kasi mayroon kong kumain kami. Sarap, diba? Gulay. Lasang-lasa talaga ng curry. Kaya nilulubog ko. Yung iba, hindi na nila nilalagay eh. Pag luto na, tsaka lang nila ibabaw, ilalim. Ayaw ko naman yun. Kung gusto niya rin ng ganon, pwede rin. Ito kasi malasahan yung kare-kare kapag hindi ka nilubog yung gulay. So yan, luto na yan. Antay lang tayo ng konti. Sarap ng kumain. Tapos yung partner niyang bagong naalamang. Sobrang sarap po talaga niya. Ito nga pala yung alamang na galing sa palengke. Bago niyo po pala yan igisa, kailangan niyo munang hugasan kasi sobra pong alat nun eh. Magigisa na po tayo. Unahin muna natin yung kamatis. Ay, o kamatis muna. Kasi matagal yun siya mami. Maluto. Luto na yung kamatis. Ilagay na natin yung sibuyas. Maraming sibuyas, maraming kamatis, maraming bawang. Mas lalong masarap. Kasi ganun po talaga ang lutong bahay. Dapat masarap. Okay, luto na yung sibuyas. Ilalagay na natin yung bawang. Yan. Isama na natin yung sili. Ulitin ko po ha, yung ayaw ko sa sili, wala pong problema, pwedeng huwag nyo nang lagyan. Ako talaga ay mahilig sa sili. Kami lahat, buong pamilya, mahilig sa sili. Kaya hindi na mawala ang luto sa amin na sili. Yan, antay lang natin itong maluto ng bawang at pwede na natin ilagay yung alamang. Luto na yung mga ricado, ilalagay na natin yung alamang.
pwede natin itong timplahan. Pag alam nyo naman na matabang, lagyan nyo ng kunting asin, magic sarap, or kitchen. Pero kung alam nyo maalat na, wag na. Kasi depende rin kasi sa alamang yun eh. Meron kasi minsan maalat na maalat. Lalagyan ko lang siya ng bitter. Konting suka. Yan, papatanggalin ng ano, lansa. Konti lang. Ang pasarap din yan. Lagyan natin siya ng pamintang dulo. Lalagyan natin siya ng pamintang dulo. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng para magkulay. Para gumanda yung kanilang kulay. Ito yung aswete. Ilagyan ko siya ng mainit na tubig. Ngayon, sasalain natin siya. Kunti lang para magkulay siya. Ay! Sarap nito. Mukhang mapapadami yung kain ko nito mamaya. Kasi yung alamang pa lang, sobra ng sarap. Ayaw ko kasi sa alamang yung nasa bote at hindi nagisa. Mas maganda kasi talaga yung may mga rekado, nagisa mo siya at timplahan mo siya ng gusto mong timpla. Mamaya, titikman mo na yan kung anong kulang. Hintay lang natin siya maluto. Kaya yung kare-kare ko talaga, napakasarap. Pinakamasarap sa lahat ng may kare-kare. Kaya pag ako nagluto nito, nakutaob yung kaldero. Ayan na, luto na ang ating sausawan, partner ng kare-kare. Ayan, napakasarap, diba? Ang pagyan naman talaga ang partner niya at kanyang kasarap ng gawa ng bagong alamang. Mapapadami yung kain mo. Ito na ang ating bagoong alamang homemade. Talaga napakasarap. Ayan, tingnan nyo na lang. Masarap, diba? Mas masarap pa sa asawa nyo. Joke lang. Kung nagustuhan ang recipe na ito, please pa-like na rin po i-subscribe. Pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify ka, ma-update sa mga susunod kong lulutuin. At guys, please share na rin po ako sa Facebook nyo. Maraming salamat po. Kita po tayo sa susunod kong vlog. Lutong Bahay with Love.